I'm Mommy Pe. I'm Daddy Neil. Yay! So welcome sa aming bagong episode. So today, this is namin kung bakit namin napili ang Thea ng Lancaster City. Yes, Thea ang pangalan ng house model. Thea! Yes, na nakuha namin sa Lancaster, guys. So, sa episode ito, isha-share namin sa inyo yung features ng bahay na yun and yung mga things na consider namin before mag-decide na mag-invest sa bahay na yun. Ayun nga, Thea house model. Ang Thea house model ay merong 50 square meters na lot area and meron siyang 60 square meters na floor area. And ang Thea townhouse siya, guys, ay meron siyang 3 bedrooms and merong 2 bathrooms. Ano pa ba, Daddy? Meron din siya. Ay, garage. Yeah, may garage siya. One garage. And may balcony na naka-connect doon sa master's bedroom. Bakit nga wala din nagustuhan yung dati? Paano natin nalaman yung pag-usa sa Lancaster? Nalaman ko ang Lancaster. Kasi nung way back 2018. Yes, 2018 pa, guys. Okay, nag-research talaga kami, guys, sa ano, no? That's everything. Tapos? So, kinuha namin yun dahil maraming mga models yung Lancasters. Yung Lancaster ng mga bahay na mga ganda. So, nakuha namin siya dahil yun lang yung kaya nung salary namin dati. Ayun. So, nakuha namin siya kasi may required na specific amount yung Lancaster kung papayagan kanilang mag-loan or hindi. So, yun. Parang binibase din nila yun sa salary mo. Tama, di ba, Dan? Sa salary ng kukuha ng bahay kung parang kaya mo siya talaga mahulugan. Yeah, yeah, kasi they need to assess muna first kung kaya mong suportahan yung housing loan na ilo-loan mo. Siyempre, ganun naman talaga. Para hindi ka, para hindi mahatak yung bahay mo. Mahatak, sasakyan mo yun, di ba? Para hindi pa, ma-foreclose yung bahay mo. Ayun. Sayang naman, di ba? Yun. Yeah. So, yung ano, yung kaya out-consider namin or nila din kung bakit Thea yung nakuha namin. Yes. So, ayun, guys. So, yun na consider namin syempre yung budget. Tapos, syempre number one yun. And then, nag-ano rin kami ng location. Tama, di ba? Yes, location. Kasi nga, sa Makati kami nag-work or sa Taguig area. So, pinili namin Cavite since mas malapit siya compared dun sa north side part ng Manila or NCR. Yeah. Yun, location consider. According sa ads nila, 13 minutes na dun na papuntang Mowa. Ito ba? Since sa BPO industries kami nagtatrabaho, na hindi niya ng trabaho namin, eh, marami namang work sa Mowa or near sa Cavite, yung mga BPO companies. So, kinonsider din namin yun. Kasi just in case na lumipat kami doon, ayun, mas madali yung biyahe, mas lesser yung hassle. Tsaka maximize namin yung time sa family. Tapos, ayun nga. Actually, hindi yun yung agad natin choice. Parang kumbaga sa ano, nag-canvas pa kami punta pa tayo ng Bicara. Ano, yung Bicara, ano rin yung developer niya, preference din yun. Guys, take note guys ha, pag nag-treaty may free food. Kaya, masaya din. Yun, may free food. Kaya malinggan mag-treaty. Sobra sarap. Pag wala kayong makain guys, treating niya kayo guys. Sell pa siya lang kayo. Oo, yun. May free food si Dan. Tapos, siyempre nag-research na kami guys, no? So, siyempre sa YouTube, Google, ayan. So, nung nag-search kami sa YouTube, marami kami nakita ng negative comments doon. Actually, oo. Yeah, so inaksyon lang siya ng Vita, tsaka nung tweet niya ba yun, nung brothers na Tulfo Brothers, so yun. But,
since old issues na yon at saka nangyari yung 2012. So, iniba na rin nila yung contractor. Hindi ako nagkakamay sa pagkakaintindi ulit sa VTAG or sa T3. Pinili pa rin namin yung province despite na may mga negative issues sila sa dati. So, yun. So far, nakikita namin sa community nila ngayon, ngayong present 2021, ang dami nang nakatira doon, positive comments. Although, meron pa rin mga negative comments, pero... Sila may iwas. Oo. Pero sa lahat naman ng lilipatan mo is meron talaga. Lalo pag nag-a-adjust ka, syempre, stressors yun. May stress ka kaya madali kang masyadong mag-irita. So, yung iba naman, ginagawa na lang ng paraan. So, nasa sarili ako, paano mo i-handle yung problem na ma-encounter mo? Ayan. At saka, si Mami naman. So, yun nga. Since, nalaman namin ito ko sa Lancaster, yung agent namin and shout out kay Ate Wendy, na namin siya sa Facebook, nag-search na kami doon, tapos tinitingnan namin yung agent na pwede namin kausapin. So, nag-message lang kami through Messenger sa kanya. Tapos, tuloy-tuloy na yung tanong namin hanggang sa nag-tripping na kami. Yes, at saka yung tripping namin talaga, Jollibee yung sarap. So, nakadalawa ata ako noon kasi binigyan ako ulit Hindi ba kasi, ko sa'yo. Tapos, guys, since nakita na namin personally, nakapunta kami doon, sa Mowa kami nagkita, no? Tapos meron naman silang libreng sakay papunta dun sa area. Ang maganda dun na natuwa kami kasi lahat nandun dun na sa buong community, di ba daddy? Meron ng mga hilihan dun ng kailangan mo. Groceries, may Save More. May pasyalan, meron may mga parks. Simbahan. May simbahan na rin. Andun na rin yung office nila. Tapos nainganyo pa kami dahil sa sinabi nila na yung Lancaster is may substation ng Meralco. So, malaking factor yun na na-consider namin kasi nga kung may substation siya ng Meralco, so mas lesser yung chance na magkaroon ng mga blackouts doon. Yun nga lang, parang parang merong negative slide. Like, yung sa tubig, hindi pa kasi nakakarating dun sa Cavite yung Manila Water or Manila. So, yung tubig doon is dipwell lang, di ba, daddy? So, medyo mag-adjust ka lang sa tubig doon. Ayun, so, yun lang naman so far yung naano ko nga. So, padali lang naman yung solusyonan daw kasi hindi naman daw lagi at hindi naman lahat ng part ng Lancaster New City is may problema sa tubig. Hindi naman lahat. So, may mga portion lang. So, I'm hoping dun sa portion ng area namin is hindi ganun yung problem. Kasi, kung ganun naman yung problem, di mag-ano kami ng water. May mga filter. Yeah, filter lang naman yung doon. Tapos doon, meron din mga school din para doon sa loob ng area. Yes, may school doon. May malapit na Pure Gold, may malapit na hospital. So, para ito, meron din sa loob Yes, nung kinuha namin yun, plano pa lang palaki ng maklo. So, ngayon meron na siyang maklo. So, marami pang plano na ilagay doon. Pasyalan, ganun. So, unti-unti na de-develop yung Lancaster. By the years na dumadaan. Tapos yung pala kinonsider din natin nung kasi parang meron diyang kung ano ba mas maganda, house and that or yung tag doon, yung condo. Ayun. Inisip din namin yun. Pero may mga parang mas winner pa rin yung nag-win. Yes. Winner pa rin yung yung house and that. Oo, para sa amin ha. Yes. Kasi kami talaga naisip lang namin kung condo yung bibili namin. Sobrang liit niya sa price na in-offer. Kasi sobrang napakaliit ng space, tapos ang dami pinabayaran monthly use. Tapos parang hindi conducive pag may mga bata ka doon kasi Siyempre bawal. Maliit kasi talaga, tapos bawal ng ingay. Ayun. Basta kung ipo-compare mo sa house and lot, mas marami kang magagawa sa house and lot compared sa condos. So yun, kinonsider namin yun. Ano pa ba?
Saka yung kung bibili man kayo ng condo, so advice ko lang na okay lang yun kung meron na kayong house and lot na nabili. Saka ayun. Kung extra lang din kung kailangan nyo talaga. Saka ano talaga, investment guys yung ano pagbili ng bahay at saka lupa. Kasi itong way back 2018 nung nakuha namin, yung Thea, ang amount selling price niya is 1.8 M. 1.7 M. Ayun. So, basta, roughly 1.8. Tapos, ngayon, pag-check namin kay Ate Wendy, ayun, naglabas siya nung bagong list nung price. So, nasa 2.6 na siya pag bank financing. Tapos, kapag ka-in-house financing, nasa 2.5. So, doon lang yung ilang years lang yun, guys, ha? Yun na yung dumobo na yung price niya. So, magandang investment talaga. Ayun ang investment na pataas ang value, hindi ka tulad nung sasakyan. Mababa talaga value. So, paglabas pa lang ng kasa, nadidepreciate na yung value niya. So, unlike guys, house and that, we suggest na yun yung unang investment na dapat mong pag-isip. Gusto niya mag-invest, house and that talaga. So, ayun. So, talking about price, ayan, meron kami Yeah, meron kami share sa inyo. So, kailangan niyo mag down payment ng reservation fee. May reservation fee. Kami rin, nagpa-reserve din kami pagpunta namin doon na tripping kami. Actually, guys, ata kami nakapag-tripping doon kasi nga medyo magulo yung ano namin. Hindi pa kami talaga sure. Pag-decide. Oo. Kasi ang pagbili talaga, guys, ang bahay, talaga pag-isipan niyo yan, diyan talaga basta-basta lang na. Ah, okay, nag-usahan din lang. Nakadalawang balik pa kami noon eh. Actually, nag-ibang year ata yun. So, 2017 to 2018 na nakapag-decide na talaga kami na ito talaga gusto namin. So, pagbalik namin doon, merong 10,000 na reservation fee lang kami binayad. So, up to now, 10,000 reservation fee lang yun. So, in-explain naman sa amin guys talaga na non-refundable yun. Kasi parang dati may mga issue yung preference na hindi nila nakukuha yung ano, yung reserve nila. Sa amin, doon pa lang in-explain na wala na, kumbaga touch move na wala nang bawian. So, kami naman, okay naman kami, pahit naman kami doon. Kasi buo naman yung decision namin. And, ano ba ba? Yun. Tapos, ano na, may down payment amount lang kami nun na pabayaran for 9 months ata. Hindi na kami sure kung magkano eh. So, yung updated na lang yung sabi namin. Yes, yeah. Yung total contact price niya kasi ngayon is almost 2.7 na. So, 2.7. So, ang kailangan na down payment natin is 35,725. So, ikakaltas na din nun yung 10,000 na pinang-reserve nyo. So, magiging 325,725 pesos. Yun. So, yun ang down payment nyo. So, bubuin nyo yun ng 9 months or gusto nyo naman, kung nabibigitan kayo, 15 months. So, sa 9 months, meron kayong 36,191 pesos a month babayaran. For 9 months yun. So, for 15 months naman is 21,715,000 pesos. Oo. Pa, nung time namin, ano pala, 15 yun sa atin nun, no? Nung binubuno namin yung down payment. Yes. So, ang laki guys, nung ano, nung in-increase pa, ano? Oo, ayun. Ayun. So, ito naman yun. Dalawang options natin para sa mga loans natin, no? So, pwedeng pang or in-house. Okay? Sa bank naman, ang gross or total ng loanable amount natin is 2.3. So, 2,350,075 pesos to be exact. No? So, yun yung sa bank. Tapos, kung doon naman sa in-house, meron tayong total of 2,043,128 pesos. Sa amin pala guys, ang sa amin, bank financing kami. Tapos naalala ko noon, di ba September kami nagpa-reserve. Tapos 4 months lang, na-approve na kami sa banko sa, para sa ano, dalhin, para sa loan. Tinawagan, naka-receive kami nung email ba yun, Dad? Email na approve na kami. So para sa amin, mabilis yung 4 months. Kasi yung iba daw, inaabot pa ng ilang months. So guys, yung sabihin ko sa inyo kung magkano yung monthly nyo pag bank financing yung
pang-financing yung nakuha nyo. So for 20 years, meron kayong 18,539 pesos yung monthly nyo. So for 20 years, hindi siyang babayaran, ganun yung amount. So sa pag 15 years naman, is 21,489. Pag 10 years naman, 27,702 pesos. Yes, kung 5 years naman, mas malaki siya. So, 26,999. Okay, so, mapapansin nyo, habang matagal nyo siyang babayaran, mababa yung monthly nyo. Pero, ang downside nun is, mas mataas yung interest na nababayaran nyo din. So, pinag-iba nga ng bank financing sa in-house, yung bank financing is yung mga options tayo. Up to 20 years. Yes, meron tayong for 5 years, up to 20 years natin babayaran yung loan. Sa bank loan naman, pwede natin i-adjust yung bayad. Kunyari magkaroon tayo ng malaking amount, magkaroon ng bonuses, or sa kumita ka na mas malaki, pwede mo naman siyang i-advance, no? Para ma-recalculate siya. And mas maganda yung kasi mas bababa yung interest na mapupunta sa banko. So, ang maganda doon is napupunta lahat halos doon sa principal or doon sa amount ng bahay nyo, yung pera na binabayad nyo. So, yun ang kagandahan pag malaking amount ang binayad nyo. So, sa in-house naman, so, mabigat na lang is yung payment kasi ang ino-offer lang nila na payment is 5 years up to 10 years lang to pay. So, again, mabigat yun kasi 5 to 10 years lang sa babayaran. So, pag 5 years, ang estimated natin is 52,000 plus and sa 10 years naman is 41,751 pesos. So, ayun. So, yun ang difference niya. Pag in-house, mas mabigat yung bayarin. Pag sa bank naman, pwede rin siyang paunti-unti. So, sa bank, meron tayong minimum na monthly na 20,000 or 18,539 pesos. Pag sa in-house naman, ang pinaka-minimum natin babayaran monthly is 41,751 pesos. Ayun, guys. Okay, guys. So, I'm hoping na nabidya kayo sa episode ngayon sa kabilang tutunan. Pero, thank you so much for watching this video, guys. Shoutout nga pala sa mga nanonood dyan. O, ayan, ha? Shoutout sa mga nag-subscribe. Sana po yung mga hindi pa nakaka-subscribe. Please do subscribe to our channel para sa mga more videos na kagaya nito. And syempre, yun nga, about sa mga pabahay vlogs and all, guys. And thank you for watching! Bye-bye!